Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay Lunes, Mayo 4, 2020. Narito ang mga balitang pumapagaspas sa anumang ng Pilipinas. Ako po Sir Bringas at ito ang Agila, Pilipinas. Sa ulo ng mga balita. Bilang ng COVID-19 cases sa bansa umabot na sa 9,223. Kaap, papayagan na ang domestic flight sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. At mga proyekto sa ilalim ng Build Program sa GCQ areas may partial resumption na ayon sa DPWH. Sa detalye ng ating mga balita, lumagpas na sa 9,000 ang bilang ng kaso ng coronavirus disease 2019 cases sa bansa matapos na makapagtala ng karagdagang 275 bagong kaso kahapon. Ayon sa Department of Health, umakyat na ngayon sa 9,223 ang COVID-19 cases sa bansa. Umabot naman sa 1,214 ang bilang ng nakarecover sa sakit, kabilang na ang 90 bagong recoveries. Umabot naman sa 607 ang bilang ng mga nasawi kasama na ang 4 na naitala kahapon. Ayon sa DOH, maaga pang sabihin na nakokontrol na ang pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Subalit may mga indikasyon umanong nakikitang nakakatugod na rito ang Pilipinas. Maguganitang pinalawig pa ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at iba pang mga lugar hanggang Mayo 15. Papayagan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang domestic flight sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na isumite na nila sa Department of Transportation ang mga proseso sa pagbubukas ng mga domestic airports. Anya, inatasan na din ng DOTR si CAAP Director General Jima Sidionco na ikonsidera na din ang pagbubukas ng domestic airports sa kabila ng banta ng COVID-19. Kasama din sa ikokonsidera ang health protocol na bahagi ng GCQ. May partial resumption na ang trabaho sa Build programs. Pero ito ay sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ito ni DPWA Secretary Mark Villa. Anya, papayagan na ang mga private and public construction projects sa mga GCQ area. Subalit kailangang sundin ang construction safety guidelines na inilatag na ngayong may COVID-19 public health crisis. Ang mga construction worker ay sasailalim muna sa COVID-19 test bago payagang muling magtrabaho. Sinabi pa ni Secretary Villar na dapat ding may construction quarantine pass ang sino mang trabahador na papayagang magbalik trabaho. Ibibigay ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang pagre-review ng premium payments ng Overseas Filipino Workers o OFW. Ito'y nakasaad sa Universal Healthcare Law. Paliwanag ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs and Spokesperson Dr. Shirley Domingo, hahayaan na nila ang Kamara sa pagre-review ng nasabing provision. Tugon ito ng opisyal sa pagtaas ng OFW premium payment sa ilalim ng UHC law na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapatuloy ang libreng sakay ng Department of Transportation o DOTR sa lahat ng health workers sa iba't ibang panig ng bansa. Ito'y sa gitna pa rin ng COVID-19. Ayon sa DOTR, umabot na sa 536,637 ang kabuang ridership ng programa. Samantala, maaari pa rin makita ang live location ng mga bus unit habang binabaybay ang 20 ruta sa Greater Manila area dahil sa mga naka-install na GPS location tracker devices sa mga bus. Sa pamamagitan nito, malalaman ng frontliners kung may paparating na bus at maging ang oras ng pagdating nito. Naging posible nila ito dahil sa koordinasyon ng kagawaran sa mga private sector at telecommunication company. Malalaman din ng live location ng mga vehicle unit maging ang 20 ruta ng libreng sakay sa Greater Manila sa website at mobile app.
Patuloy pa rin siniservisyohan ng DOTR ang mga medical worker na magmumula sa Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Stadium, Philippine International Convention Center at World Trade Center. Samantala, handa na rin ng DOTR na magbigay ng mga dedicated service vehicle sa iba pang Vigilas 1 Center sa Metro Manila na matatagpuan sa Philinvestin sa Alabang, Philippine Sports Complex sa Pasig at Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Inirekomenda ni Senator Sherwin Gatchalian ang paggamit ng Special Education Fund para matulungan ng ang mga paaralan na makapaghanda sa ligtas na pagbubukas ng school year. Sa isang statement, sinabi ni Gatchalian na magagamit ang nasabing pondo upang maprotektahan ang mga mag-aaral, mga guro, maging ang mga school personnel mula sa banta ng COVID-19. Nakasaadaan niya sa Section 4 ng Bayanihan 2-1 Act na maaring gamitin ang nasabing pondo para sa temporary emergency measures sa mga paaralan. Bunso nito, ilalabas ng Department of Budget and Management ang guidelines para sa COVID-19 response. Ligtas na naibalik ng Commission on Higher Education o CHED at Department of Tourism o DOT ang 45 estudyante mula North Luzon na na-stranded sa Boracay habang nasa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Nasa kabuuan 64 na OJT students ang na-stranded sa Boracay at sila ay mula sa Region 1, 2, 3, 8, 11, 12 at Cordillera Autonomous Region. Dahil sa limitadong bilang ng available flights, 45 lamang ang nakasakay sa Swiffer flights na inorganisa ng DOT. Ang natitirang estudyante ay mananatili sa Boracay hanggang may available flight na papunta sa kanilang probinsya at kapag sigurado na hahayaan sila ng lokal na pamahalaan na pumasok sa kanilang probinsya. Sa iba pang balita, tiwala ang Department of Interior and Local Government na may papatupad pa para sa General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila. Makalipas ang ilang linggong restriksyon sa pagkilos at transportasyon. Sinabi ni DILG Undersecretary at Spokesperson o Spokesman Jonathan Malaya, makakatulong sa pagsisimula ng ekonomiya kung nasa GCQ na ang kalakhang Maynila. Sumailalim sa Enhanced Community Quarantine ng Metro Manila para mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Anya, sa oras na isinailalim sa GCQ ang Metro Manila, ay maaari nang magtrabahong muli ang mga tao. Nilinaw niya na mananatili sa ECQ ang mga lugar na may maraming kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Maliit pa sila, pinapractice ko sila. Hanggang natuto sila. Alos buong Pilipinas na libot na namin. Ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nakasa kami sa kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung app namin, pakikita namin sa karamayang nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing App. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sanmig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! Sanmig sugar-free white coffee, sarap ng white coffee, now sugar-free! Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee.
masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlat Incorporated International, fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, colorful protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZel Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. SciShow International Trading Corporation. DN Steel. EMAC UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy, pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San Mi Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San Mi Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the Naiya Expressway Project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to Naiya Airport Terminals and the Entertainment City. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Tunghayan natin ang ilang bahagi ng laging handa public briefing na pinangungunahan ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Panoorin po natin ito. After May 16, ay pupunta naman tayo sa localized ECQ na. No? Pwede hindi na buong probinsya sa mga naka-ECQ ngayon, kundi pupunta na tayo sa mga barangays or municipalidad or component city na yun lang ang ilalockdown natin para may converge, consolidate yung resources at saka may focus natin yung pag-intervene sa mga cases dito sa mga areas na ito. Pangalawa doon naman sa tanong mo, titingnan natin yan. Yan ay mga tinatawag natin mga isolated cases. Kukunin natin yung data at titingnan natin paano natin matutulungan itong buntis na kamo ay pinalayas kasi sa panahon yan, dapat bayanihan, no? Intindihin natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan para man makatulong tayo sa kanila. Concern naman mula daw sa isang residente po ng Quezon City. Bakit daw po sa kanilang lugar, sa Girayan, Baloy, Saragosa at sa Pawoy Street sa Barangay Doña Imelda at Barangay Captain Ubaldo, wala daw pong natatanggap na kahit anong ayuda o relief pack. Sana daw po ay matulungan sila, Secretary. Yes, ako kukunin natin yung mga complaints na yan at nakaantabay yung ating mga regional directors, provincial directors, MLGOs at saka CLGOs. Kapag may mga ganyan, agad-agad inuog na yan yung mayor, barangay captain at binibigay yung mga pangalan para meron tayong sagot at magawa nila ng tamang aksyon. So yung ating DILG Emergency Operations Center kasama yung ating mga complaint centers, 24/7 naman yan. So antayin namin yung mga yan, kukunin namin yung mga data na yan and we'll take actions. Maraming salamat po sa inyong oras, DILG Secretary Ed Anyo. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Stay at home, wear face mask, and observe physical distancing. We can defeat virus, COVID virus. Thank you. Secretary Martin, silipin naman natin ang pinakahuling bilang ng COVID-19 cases sa ASEAN region. Nangunguna pa rin ang Singapore sa may pinakamaraming kompirmadong kaso sa buong rehiyon na sinusundan ng Indonesia at ng Pilipinas. Habang ang Thailand naman po ay nasa ikalimang pwesto ang may pinakamataas sa bilang ng recovered cases sa buong ASEAN region.
Sa buong mundo naman po, ang Estados Unidos pa rin ang may pinakamataas na confirmed cases na sinusundan ng Espanya, Italia, UK at France, habang nasa ika-apat na isang pwesto po ang Pilipinas sa buong mundo. Salamat, Yusek Rocky. We also have online ang ating Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth na si retired Brigadier General Ricardo Morales. Magandang araw po sa inyo, sir. Good morning, Secretary Martin at Yusek Rocky. Good morning. Wala ba kasi? Opo, eh talagang naging halos umusok po yung internet kahapon, the entire weekend dahil po sa announcement ng PhilHealth at gusto po naming makuha ang inyong side, no? Kung ano po ang talagang ibig sabihin nitong dagdag na contribution na 3%, pakipaliwanag lang po, ito po ba ay 3% or 2.7%? Or 0.03%, ano ho ba talaga ito? Mandated by law yan, yung Universal Healthcare Act na pinirmahan ng Pangulo natin last year. Mag-increase ng 0.5% per year starting this year hanggang 2024. So last year, 2.75% ang rate natin. This year, magiging 3%. So, yun ang premium rate na nakasaad sa batas. So, in-implement lamang ng PhilHealth kung ano yung sinasabi sa batas. And we announced last year, November last year, itong increase na to. And inulit din natin itong recently, no? Yung increase. And itong recent circular, ito yung nag-result ng outcry sa mga OFWs. But hindi lang naman OFWs ang covered ng increase. Lahat ng direct members, those who are self-employed, and paying their own premiums are affected by this increase. So, 0.5% po yung increase, hindi po 3%. No. The total for this year is 3% of the monthly pay of the member. Okay. Ano po ang magandang idudulot ng increase na ito sa kabuuang serbisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro? Well, mas mabuting coverage at better services. Alam mo, Secretary Martin, last year, nakapag-collect tayo sa mga OFW members natin ng mga a little over 1 billion na premiums. But in return, yung mga OFW natin and their dependents, yung mga nandito sa Pilipinas, receive 1.7 billion of healthcare benefits from PhilHealth. So, lamang yung ating mga OFWs and their dependents, kasi nandito sa Pilipinas yung mga dependents sila, sa exchange ng premiums and benefits. So, under universal healthcare, lahat ng Pilipino ngayon ay member ng universal healthcare. There are about 10 million OFWs overseas. And then, ang naka-register lang sa database ng PhilHealth is about 3.6 million. So, malaking membership pa yung hindi na ko-cover. Kailangan i-cover ito dahil ang mga OFWs natin, ay mga pamilya rito sa Pilipinas. As a matter of fact, 70% ng benefit payments are kiniklaim ng dependents ng OFWs natin dito sa Pilipinas, 30% lamang yung nasa abroad ang kiniklaim. So, kailangan makover natin ang lahat ng OFWs kasi itong nakasaad sa Universal Healthcare Law. So, General, ang ibig mo pong sabihin, itong increase na ito ay base po sa Universal Healthcare Act. At paano naman po daw yung magiging proseso ng pagbabayad, lalo na sa panahon ng transition period nito? Meron daw po bang ibibigay na grace period for this year? Actually, Yusek Rocky, nag-release na tayo ng a pronouncement na i-relax natin yung collection period, may moratorium hanggang May 30, ano? Kasi yun din ang spirit ng Bayanihan Law along with yung GSIS and SSS. Pero ngayon, I'm sure hindi pa naman matatapos to ng May 30, we're looking at a longer period of the moratorium. So in effect, a flexible payment period.
you know, the reason na hindi masyado nating ginit itong moratorium sa payment, kasi meron din namang mga members na gustong magbayad. So, hindi naman natin tatanggihan yun dahil kailangan masustain yung pondo, ang laki-laking makakaltas sa pondo natin dito sa COVID-19. So, hindi natin masyadong giniit na moratorium kasi baka yung gustong magbayad at kaya namang magbayad, eh hindi na rin magbabayad. But right now, we're also considering na i-declare na optional yung payment ng premiums. Opo, General, kasi talagang ang dami pong nagagalit at nagpayag ng disgusto sa initiative na ito ng PhilHealth sa pamagitan ng signature campaign at online petitions laban dito. So napakahalaga po talaga, General, na linawin po natin kasi 3% is na contribution for this year is a result of the 0.5% yearly increase. Tama po ba? Linawin po natin. Yes, last year, from here on in, 0.5%, but from 2019 to 2020, the increase is from 2.75% last year to 3% this year. So 0.25 lang ang in-increase from last year. 2020 to 2021 up to 2024, 0.5% increase per year. So yun ang in the future. Yung 2019 to 2020, 0.25 lamang yung in-increase. Yung po yung problema natin kasi, General, doon po tayo nagka-problema kasi batay po doon sa mga sinasabi ng mga ating mga kababayang OFW, ang akala po nila ay 3% increase. Pero base sa paliwanag nyo po ay 2.75% na ang binabayad since last year. So therefore, ang itinaas ay 0.25%. Tama po ba? That's correct. Oo. So yan po siguro ang dapat natin i-clarify, General, sa publiko, lalo na sa ating mga OFW. Kasi kawawa din po yung ating mga OFW. Naroon din po nagsasabi sa kanila na bayad sila ng, of course, lahat po ng kanilang mga daing ay lumalabas na po ngayon. Ay sinasabi nila na this is so unfair. Hindi na nga nabigyan ng ayuda yung mga pamilya nila dahil meron na OFW na kamag-anak, tapos ito pa, dagdag na pahirap. But then again, it boils down to a simple explanation na yung increase is 0.25, hindi 3%. No. 0.25 ang increase from last year, not 3%. Yan. Salamat po sa explanation, General. At least maliwanag po yan. Yusek Rocky, you have a question. Opo, may tanong lang po dito. Ano daw po yung tulong ng PhilHealth doon naman daw po sa mga senior citizen na nagkasakit o apektado ng COVID-19? At ang tanong naman po kay Samuel Medenilla ng Business Mirror, magkano po ang current funds at liabilities ng PhilHealth? Mas malaki ba o mas mababa pa ito kung ikukumpara po same period last year? At ano daw po ang reason for this trend? Yung senior citizens are covered by law, no? Hindi na sila babayad ng premium. Special law yan for senior citizens. They are fully covered by PhilHealth. And then, sa COVID-19 naman, meron tayong, if they were admitted up to April 14, at cost ang sasagutin ng PhilHealth. Kung ano man yung ginastos sa kanila, sasagutin ng PhilHealth. Wala silang dapat ibayad. Ngayon yung nakapagbayad na, i-reimburse sila fully ng PhilHealth. Ngayon, after April 14, meron tayong case rate na pinablish. Ang pinakamataas natin na case rate for critical pneumonia, which is the complication associated with COVID-19, is 786,000. And then, kung indigent yung pasyente, hahanapan pa natin ang pondo yan through yung Malasakit Center and the other sources of funds para hindi na maglabas ng pera yung ating naghihirap na mga kababayan. Ngayon, as to the funds of PhilHealth, we have enough funds. We have a net worth at about 200 billion. And then naglabas tayo ng cash advance sa mga hospital worth 30 billion, of which 14 billion na yung na-advance natin sa mga accounts
ng hospitals, lalo na yung mga hospital sa NCR dahil hotbed nga ito ng COVID-19. So we are well covered in so far as funding for COVID-19 response is concerned. General, tanong naman mula kay Joseph Morong ng GMA News, totoo daw po na hindi makukuha ng OFWs ang Overseas Employment Certificate kung hindi daw po makakabayad ng PhilHealth contribution? Well, hindi naman ang PhilHealth ang may hawak ng Overseas Employment Certificate, kundi po iya at saka I think OWA. But nakipag-ugnay kami sa kanila para ma-register yung mga OFWs natin bago sila umalis, ano? Para, kasi may mga pamilya nga sila rito, and then napakababa ng enrollment rate natin. Walang tao ang PhilHealth sa mga airports and seaports na mag-check ng Overseas Employment Certificate. Pinapakiusap lang namin to sa POIA na matulungan kami i-register, i-enroll yung mga departing OFWs para makover natin sila and especially their dependents na naiwan dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo, Brigadier General Morales at ang Presidente and CEO ng PhilHealth. Maraming salamat po. Thank you, Your Secretary. Thank you, Secretary Martin. Thank you. Maraming salamat. Yan po ang sinagawang laging handa public briefing ng PCOO. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Magtatagumpay tayo, salamat. Kung mag-fail tayo, salamat. Ang importante po, sinubukan natin, ginawa natin yung makakaya natin. Napatunayan ko na yung talent na binigay sa akin ng Diyos, mas may expose pa. Kaya sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga pagkapansanan din, mag-explore pa tayo ng ibang bagay tulad nito. Huwag tayong magtago, huwag tayong mahihiya. Gawin natin kung anong gusto talaga nating gawin. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. CanRib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlat Incorporated International, fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco, Matimco is wood, wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZel Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAC UPVC Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San Mi Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San Mi Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ng 8 volcanic earthquakes sa Taal Volcano. Ayon sa PIVOX, ang mga naitalang lindol ay sanhi ng rock fracturing processes sa ilalim at paligid ng vulkan. Naobserbahan din ang mahihinang pagbuga ng usok sa main crater ng vulkan at maging sa mga fissure vents sa bahagi ng Daang Castilla Trail. Ayon sa PIVOX, namamalagi sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Pinalawig ng Department of Finance o DOF ang deadline para sa pagbabayad ng buwis at iba pa na kinokolekta ng local government unit bilang bahagi ng provision ng Bayanihan Tuhilas 1 Act. Sa isang statement, sinabi ng DOF na kasabay nito ay hindi rin dapat nabilangin ang panahon kung kailan maaaring bayaran ng sinuman ang kanilang local bill. Kung sakali anila na ang isang LGU ay humingi ng extension, ay maaaring bayaran ng isang individual ang buwis pagkatapos ng extension. DILG pinaprioridad sa mga LGU na bigyan ng tulong ang nasa 5 milyong pamilya na hindi nakasama sa naunang binigyan ng SAP aid ng DSWD. Si Jet Hilario sa detalye. Nananawagan ng DILG sa mga local government unit na iprioridad na nila na mabigyan ng mga food pack ang mga natukoy nilang pamilya na kwalipigado subalit hindi naman nakasama sa listahan at hindi nabigyan ng financial aid mula sa Social Amelioration Program ng DSWD. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DILG Spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, ito ay habang isinasaayos na ng DSWD ang listahan ng natitirang 5 milyong pamilyang kwalipigado ng Social Amelioration Program ng DSWD para makasama sila sa tatanggap ng second tranche ng financial aid na mula sa pamahalaan. May magandang balita po na ipinahayag ang ating spokesperson si Harry Roque na yung pong mga left out families na tinatawag na sinasabi nila na kailangan sila ay kwalipikado sa programang ito ngunit hindi sila naisama dito sa unang bagsak o bugso ng ating social amelioration program na umaabot according to the records, additional 5 million families nationwide ay isasama na rin po ng ating pamahalaan. So isa po itong magandang balita, no? Inaantay na lang po natin ang magiging guidelines magmumula sa DSWD. So, in the meantime, nananawagan po kami sa mga local government units na i-prioritize itong mga left out families dun sa food packs na kanilang ipinapamahagi, no? Sinabi pa ni Undersecretary Jonathan Malaya, nagmamadali na rin anyang lahat halos ng local government unit sa buong bansa sa distribusyon ng financial aid na mula sa DSWD dahil sa meron na lamang hanggang Mayo 7 ang mga LGU para tapusin ang distribusyon ng pera na galing sa DSWD. Ito ay dahil sa hindi na rin magbibigay ang DILG ng panibagong extension pagkatapos ng May 7. Yun na po natin yung ipamigay kasi po wala na pong ibibigay na extension si Secretary Eduardo Anyo at si Secretary Rolly Bautista. No? No more extension, you are given only up to the 7 days, no? Up to May 7 to finish the distribution. Sinabi pa ni Yusek Malaya na hindi rin anya tama na hinahati ang financial aid sa dalawa o tatlong hati ang ipinamimigay na Social Amelioration Program aid at ito ay ipinagbabawal rin ng batas. Kung may masumpungan anyang barangay o LGU official ang gumagawa ng gayon, ay isumbong agad sa kanila sa DILG.
Hindi po, Secretary Mart, maliwanag po ito doon sa Batas sa Bayanihan Act, maliwanag din po doon sa Guidelines, Joint Memorandum Circular, at maliwanag din po doon sa Omnibus Guidelines na ipinalabas ng DSWD na bawal pong hatiin itong SAP na ito. No? Hindi po yan ang tamang solusyon sa problemang yan. At tuo man po ang mga reports na yan na hinating ating mga kababayan, mga barangay kapitan, yung ayuda para sa mga pamilya, yan po ay ipinagbabawal sa batas at pwede po silang masuspindi at makulong pa kung ginawa talaga niya. Ngayon po, Sec. Mart, sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood ngayon, kung meron po kayong ebidensya na ang inyong kapitan o ang inyong local government official ay yan ang ginawa, ipadala po ninyo kaagad-agad sa DILG. May tanggapan po kami sa mga munisipyo, sa mga city hall, hanggang sa probinsya, regional offices, hanggang dito po sa central office. Ipadala nyo po sa amin ang ebidensya at kami na po mismo ang magpa-file ng kaso laban sa mga public officials na yan. Para sa Eagle News, ako si Jet Hilario, and we live in interesting times. Bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Cebu, umabot na sa 879. Pasel, Fishford at maging ang Palengke, ipinasara na muna ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Si Eagle News correspondent Joey Morales sa detalye. Umabot na sa 879 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Cebu matapos na may maitalang bagong 119 na mga kaso kahapon, Mayo 2, ng taong kasalukuyan. Ito'y ayon sa City Health Department. Ang 119 na mga bagong kaso ay nagmula sa Barangay Suba na nakapagtala ng 109, 8 sa Sentro Mambalinga at tig-isa naman sa Upper Bacayan, Lusimba at Pardo. Samantala, ipinasara naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang Pasil Fish Port at ang palengke na malapit dito dahil sa malapit lamang ito sa Barangay Suba na siyang nakapagtala ng maraming nagpositibo sa virus kahapon. Magsasagawa ng disinfection sa nasabing lugar at contact tracing. Ang Barangay Suba sa kabuuan ay nakapagtala na ng 124 na mga kaso ng COVID-19. Samantala, isang babaeng doktor naman mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang nagpositibo sa virus. Siya na ang ikatlong frontliner mula sa nasabing ospital ang nahawahan ng COVID. Isinailalim din sa 14-day quarantine ang 4 pang medical personnel na sa kabuuan ay umabot na ng 31 ang bilang. Tiniyak naman ng pamunuan ng ospital na sa kabila na sila ang pangunahing ospital sa Cebu na humaharap sa mga COVID patients, ginagawa pa rin nila ang kanilang buong makakaya sa pagtanggap na ng mga mild at moderate patients sa Bayanihan Field Center sa Sacred Heart Old School at ng mga asymptomatic cases sa mga barangay isolation centers, mababawasan na ang load ng ospital sa pagharap sa mga COVID patients. Yan ang latest dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Notorious gun-for-hire member sa Llano del Norte arestado sa pinagsanib pwersa ng operasyon ng PNP at AFP, si Ferdinand Libor sa detalye. Arestado ang isang notorious na gun-for-hire member matapos maari ang naarestong suspect na si Khalid Amiril, membro ng Rapakar Group, na sangkot umano sa gun-for-hire activities at gun smuggling sa nabanggit na probinsya. Ayon kay Lieutenant Colonel Rolando Oringo, 5th Mechanized Battalion Commander, sa bisa ng warrant of arrest, naging target sa operasyon si Aliodin Kabugatan na may kasong 2 counts of attempted murder at 2 counts of frustrated murder, ngunit nagawa nitong takasan ang mga operatiba. Subalit nahuli naman ang kasamahan nitong si Amiril, kung saan nakumpiska ang isang M16 Armalite Rifle, isang M14 Grand Rifle, isang handheld radio, magazines at mga bala. Ang naarestong suspect ay nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Group sa probinsya habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa Eagle News, Ferdinand Libor, we live in interesting times. Bagong schedule ng pamamalengke ng mga residente ng Barangay 183 sa Villamor, Pasay, pinatupad na. Samantala, mga opisyal ng barangay muling namahagi ng ayuda. Si Eagle News correspondent Jimbo Tejano sa detalye.
Nagsimula na ngayong araw ang pagpapatupad ng bagong schedule ng pamamalengke sa merkado sa barangay 183 Villamor, Pasay City. Hinggil sa ipinatutupad na mandatory protocol ng Department of Health o DOH ukol sa social distancing sa mga pampublikong lugar. Mahigpit na binabantayan ng Barangay Security Force ang seguridad ng bawat residenteng mamimili sa mga pangunahing pamilihan katuwang ang Guardians Brotherhood Organization. Kaugnay dito, bawat control point ay may nakatalagang tagasuri ng ECQ pass upang lagyan ng last digit base sa control number ng ECQ pass ng isang carrier. Ayon sa mga opisyal, ito isang paraan upang madalian nilang makita o matrace kung odd number o even number ang isang carrier ng ECQ pass. Pahayag pa ng mga opisyal na ang mga masusumpungan lalabag sa itinakdang patakaran sa pamimili ay maaari nilang mapatawan ng kaukulang parusa gaya ng pagko-community service sa barangay. Patuloy naman ang paalala ng barangay na hanggat maaari nila ay manatili na lang sa bahay lalo't kung hindi naman mahalaga ang gagawin sa labas ng tahanan. Maging ang pagsusuot ng face mask lalo't kung nasa mga pampublikong lugar. Upang sa gayon, mapanatili ang seguridad di lamang ng kalusugan ng bawat isa, maging ang pagpigil sa mabilis na pagkalat ng virus sa kanilang barangay. Samantala, muli namang namahagi ng ayuda ang mga SK official ng nasabing barangay sa kanilang nasasakupan. Nagpasalamat naman ang mga naabutan ng ayuda dahil anila malaking bagay ang kanilang natanggap, lalo na sa mga walang pinagkakakitaan sa ngayon dahil sa patuloy na pag-iral ng Enhanced Community Quarantine. Para sa Eagle News, Jimbo Tejano, you live in interesting times. Pagpasok ng mga tao sa isla ng Boracay, mas lalong hinigpitan. Ito'y kahit na isinailalim na sa General Community Quarantine ng probinsya ng Aklan. Si Eagle News Correspondent Grace Ann Reyes sa detalye. Sa kabila ng pagpapatupad ng GCQ o General Community Quarantine sa probinsya ng Aklan, mahigpit pa rin ang pagpapapasok sa loob ng isla ng Boracay. Bago makapasok, una ay kailangang may maipakitang Certificate of Employment mula sa pinagtatrabahuhang kumpanya, Company ID at Municipal Health Certificate mula sa pinanggalingang bayan ng isang manggagawa. Sumunod, kailangan mag-submit ng listahan ng mga empleyado sa Peso Office ng Boracay ang kumpanya dahil ito ang magiging basihan ng nag-verify sa Katiklan Port Entry kung ikaw ay lehitimong manggagawa sa isla. Panghuli ay ang acceptance letter ng Boracay Office kung saan nakatira o nangungupahan ng isang manggagawa. Mahigpit din na ipinagbabawal ang mga tourist activities at paliligo sa dagat sa isla ng Boracay at sa iba pang mga baybayin sa buong probinsya. Ang pinapahintulutan lamang ay ang mga paghahanap buhay gaya ng pangingisda. Mula sa probinsya ng Aklan, para sa Eagle News, ako si Grayson Ramos. We live in interesting times. At samantala, iba't ibang ready-to-eat o RTE food and drinks ang ipinamamahagi ng Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute o DOSTITDI. Ito'y sa gitna ng paglaban ng bansa sa COVID-19. Si Jennifer Cruz sa detalye. Patuloy sa pagbibigay ng tulong ang Department of Science and Technology, Industrial Technology Development Institute o DOSTITDI habang ang bansa ay lumalaban sa COVID-19. Mahagi sila ng 7,000 packets ng ready-to-eat o RTE food and drinks sa mga syudad sa Metro Manila at iba pang rehiyon. Maliban sa RTE foods, namigay din ng mahigit 1,000 na mang bean coconut milk beverages na nasa stand-up pouches sa lokal na pamahalaan ng Pasig at Plaridel, Bulacan. Ang nabanggit na inumin ay dinevelop ng Food Processing Division ng DOSTITDI. Gawa ito sa protein-rich mang bean at creamy coconut milk gaya ng soy milk. Isa itong healthy drink na maaaring panghalili sa dairy milk. Ayon sa DOSTITDI, maaari rin itong gamitin ng mga lactose intolerant individual sa kape, tsaa, breakfast cereals, shakes at smoothies. Anila, 1 year ang lifespan ng mang bean coconut milk. Una rito, namahagi rin ang ahensya ng 3,000 RTE smoked fish rice meal sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 4 at RTE chicken arroscaldo sa Isabela Province. Habang mahigit 15,000 RTE chicken arroscaldo ang naibigay sa mga lungsod ng Taguig, Pasig, Manila, San Juan at Quezon at mahigit 5,000 pouches ng chicken soup rice meal ang natanggap ng Davao City. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times.
Para sa iba pang mga balita, mag-logon lang sa www.eganews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balita pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas hanggang bukas dito sa Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eganews Service, ako po si Earl Bringas. We live in interesting times. Kapitang pag-asa, tayo'y magkaisa at sa Diyos tumawa.